Hi guys! Welcome back sa aking channel. Today, magluluto ako ng Bachoy Tagalog na walang halong dugo. Tara, umpisahan na natin. Ipisa na natin ang ating baboy. Ang gamit ng baboy guys ay pork casing. Pwede rin kayong gumamit ng pork liempo or pork lomo. Igisa-bisa muna natin ang ating baboy guys para lumabas yung sarili niyang mantika. Yan guys, haluhaluin natin yung ating karne. Antayin natin magmantika. Yan guys, nagmamantika na yung ating karne. Antayin na lang natin mag-golden brown. Haluin lang natin ang haluin para hindi manikip. Kung napadaan ka lang sa aking channel, please subscribe ka naman. Pakipindot mo na rin yung notification bell para lagi kitang i-update sa susunod yung video. Brown na yung ating karne, okay na to. Set aside muna natin para mag-isa tayo. Wow, ang bango ng ating pork. Mag-add tayo ng konting oil. Painitin muna natin. Diyan pa rin tayo magigisa guys. Gisa na natin yung ating luya. Gisa natin yung matagal guys yung ating luya para lumabas yung kanyang aroma. Ayun yung nagpapasarap sa ating mga lutuin. May golden brown na yung ating luya. Ilagay na natin yung ating sibuyas. Gisa rin natin yung matagal guys yung ating sibuyas. Maraming sibuyas, mas masarap. Yan, ipakagisa natin ng maigi. Yan ang sekreto ng masarap na pagluluto. Nasa ating mga ingredients. Kailangan nakagisang maigi yan. Add na natin yung ating bawang. Yan guys, mas maraming bawang din. Yan, igisa pa natin ang maigi. Palabasin natin yung kanilang mga aroma. Ayan guys, ang bango na. Pag ganyan na yung ating mga ginisa, ayan, nag-golden brown na. Ilagay na natin yung ating pork kanina, yung sinet aside. Igisa pa natin siya sa ating mga ingredients para lalong lumabas yung kanyang linamnam. Ayan guys, pasensya na pala sa aking pusa. Naaamoy niya yung niluluto ko. Gutom na ata. Ayan guys, i-add ko na yung ating atay. Yan, atay ng baboy yan. Hindi kasi natin pwedeng lutuin ng matagal yung atay natin na baboy kasi kukunat siya, titigas. Kaya ngayon ko lang siya iginisa. Mag-a-add na ako yung ating patis para may lasa na siya. Saka yung ating paminta.
Yan guys, dinamihan ko yung ating paminta. Mas masarap pag marami. Yan, takpan muna natin ng mga isang minuto bago natin tubigan. After 1 minute, guys, check natin yung ating pork. Wow, ang bango. Yan, halu-haluin natin. Nag-aag ako ng isang pork cubes para lalong lumasa yung ating karne, saka konting asin. Saka ako nasa sabawan. Naglagay muna ako ng 1 litro, guys. Depende sa inyo kung gaano karaming sabaw. Haluin natin, tsaka takpan. Talambutin natin yung ating karne. 25 to 30 minutes. After 25 minutes, check natin ang ating karne kung malambot na. Yan guys, malambot na yung ating karne. Mag-a-add ako ng konting sabaw kasi natuluan na siya. Konti na yung kanyang sabaw. Saka yung ating sili. 3 sili yung nilagay ko. Natakpan uli natin, guys. Check uli natin mamaya. After 2 minutes, check natin. Wow, ang bango. Yan. Napagkakaalam ko pala, guys, yung original na bok choy, nilalagyan siya ng dugo. Pero para sa akin, guys, di ako ngayon naglagay ng dugo. Tignan na natin yung ating bok choy. Bumabang siya ng konti, mag-a-add ako ng konting asin. Luin natin. I-adjust na natin yung ating apoy. Salamat nga pala, guys, sa 20,000 subscriber na nanonood sa atin. Kung saan panig bang kayo ng mundo, salamat po. God bless sa inyo. Lagay na natin yung ating miswa. Isang pack na miswa lang nilagay ko, guys, para hindi matuyo yung kanyang sabaw. Pag naramihan kasi, matutuyo yung kanyang sabaw. Kaya isang pack lang yung nilagay ko. Takpan ko uli, pakuluin. After 3 minutes, check na natin. Wow, ang bango. Yan, ang ganda na ng ating bok choy. Titikman ko ulit. Wow, ang sarap, malinamnan. Ilalagay ko na yung ating rinchay. Sana maluto nyo to sa inyong pamilya para matikman nila yung version ko ng bok choy na walang dugo. Salamat sa inyong panonood.